Kapatid, ito pong pag-uusapan natin ngayon, itong style po na itinuro sa akin ng amo ko. May pato na. May pato. Isang tuldok na pula. Very nice to handle. Good morning po sa inyo mga kalapatid. Nandito na naman po ang Kuya Toy Bits nyo para mag-share na naman po sa inyo ng isang video. Marami pong nagtatanong tungkol sa technique po ng amo ko sa pagbibreed. So confidential po sana to, pero kumo lahat po ng mga tumatangkilik po sa Kuya Toy Bits nyo ay mga ina-idolize nyo ko, lalo-lalo na po ako, na-idolize ko po kayong lahat. Lalo-lalo na po ako, na-idolize ko po kayong lahat sa panonood. Lahat sa panonood at isi-share ko sa inyo ang mga naituturo sa akin nung number one breeder po dito sa Japan. Tuturo ko po sa inyo ang kanyang technique po. Technique po. Breeding. Tsaka style niya po. Para sa susunod po na breeding season, magamit nyo na po kagad. Pakaswerte nyo po. Kung na po kayong makakagamit, ako, hindi ko pa po nasusubukan ang mga naituturo sa akin ng amo ko. Kaya, tara na sa loop, mga idol. So, mga kalapatids, nandito na nga po tayo sa loob ng kulungan. Nandito po tayo sa section ni kids po na nila Johnson family. So, hindi pa po, pangkaraniwan po sa atin mga breeder, mga kalapatid. Ito pong pag-uusapan natin ngayon, itong style po na itinuro sa akin ng amo ko. Itong maramihan breeding, pero bahala na po kayong mag-adjust, mga kalapatids. Dito po, di ba, pangkaraniwan lang po sa ating mga breeder, ihiwalay po ang mga cock tsaka hen. Pangkaraniwan na po yan, parati po natin ginagawa. So, kinukondisyon po natin ang cock tsaka hen. So, kung ano po ang conditioning ng mga plier, pinupurga, pine-cleansing, binibigyan ng antibiotics, probiotics, lahat po ng alam nyong pwedeng gawin, gawin nyo. Kasi dito, ganun din po ang ginagawa namin ng amo ko bago namin ipag-idalin dun sa mga kanya-kanyang kulungan ng mga kalapati, mga kalapatid. Ang pinaka-iba lang po sa flyer, mga warrior po na ibang style para sa breeder. Ang mga breeder po, ang sa gamot po, ang naihahalo lang po na iba, yung pong vitamin E, dahil po karamihan po ng mga breeder dito ay matatanda na. Ang wala lang po nila yung training, yung sa paglipad. Pero dito po sa mga kulungan po dito ng amo ko, malalaki po itong viewing niya. Nakakalabas po rito ang mga breeder. Dito, nakakapasok din po sila sa trapdoor. Parang normal lang po sila na namumuhay dito sa breeding section po natin, mga kalapatids. So, ang style po ng amo ko, pagka breeding season na po at dumating ang sing-sing, kasi wala pong commercial ring dito, puro member ring. So, taon-taon po, 200 rings po ang napupunta po sa amin dito. So, kailangan maisuksok po natin lahat yun bago matapos ang breeding season. So, lahat po ng mga breeder, nilalagay po namin sa kanya-kanyang kulungan. Kagaya nito, Johnson, puro Johnson lang po. Sa kabila, auto winner, puro auto winner. Sa kabila, Opel. Doon po sa dulo is yung mga Gordon po natin. So, mga kalapatid, ang style po ng amo ko, unang-unang step po na ginagawa niya, natural pairing po. Natural pairing po ang ginagawa niya. Pag nahalo na po ang cock and hen dito sa section na to, na puro Johnson, bahala po silang mamili ng kanya-kanyang pares. Sila po ang namimili, hindi po niya pinapapersa na maglagay rito, iparis mo to dito kay ganito. Hindi po ganon, dito.
natural pairing po sila. Bahala silang mamili ng kanilang parents. Karamihan po dito, eh ano? More moments later. Ano, halos yung dating pares, sila rin po nagpapares. Yung mga bagong nakakapili ng kanilang pares po dito, yun lang pong mga namatay na po yung hen, minsan namatay na po yung cock. So, nakakapili po sila ng ibang pares. So, dito po sa kulungan natin, pansinin nyo po yung mga yan. Mga nakabukas na po yung mga breeder, dyan po sila. Meron po kanya-kanyang ano yan. Kanya-kanyang pugad po yan. So, bawat isa po, nire-record po yan, mga kalapatids. Pagka ang hen po, ang hen sa kakak, pumasok na po rin sa isang kulungan, isinasara po natin yan, mga kalapatids. So, kagaya po nito, mga kalapatids, pagka nagpares na po dito sa kulungan na to, isinasara po namin to sa pamagitan nitong inuman. Ito po, nilalagyan namin ng harang. Kung ganitong style po ang kulungan nyo, maganda. Lalagyan po, ang pinakaharang po niya is yung inuman. Dito po, sinasabitan namin dito ng kainan. So, sinusupplyan po namin yan. So, pag nakumpleto na po natin lahat ng kulungan, kalapatid, sa isang araw po, papakawalan po natin ng isang nagpares. So, titignan po natin kung babalik po sila sa sarili-sarili nilang kulungan hanggang sa mapakawalan po natin lahat, mga kalapatid. Hindi po persahan na kung bibigyan po ng pares. Kumo wala naman pong tulak kabigin dito, lahat naman po is mga naka-experience na sa race, saka may mga winner, may mga lap winner. Dito po, ayun po ang mga ginagawa po namin dito. Itong isang po nito, may nakaabang po na singsing dito. Yan. Kasi pagka ganyan, ito kasing paborito niya na to. Ito po, ang paborito niya. Ini-stock bird na po yung mga anak nung matatandang breeder. Kagaya po nito, year 2000 pa. 2004, pero nanganganak pa po. Ito 2004, 2013 na magpares, nanganganak pa po sila. Lahat po na matatandang breeder ng amo ko, ini-stock bird na po niya. Tumatanggap din po siya dito ng pasuksok po ng singsing. Dito lang po sa entire Japan po, pero malayo po dito sa amin. Kagaya po ng sa Okinawa, last year mayroong 6 na nagpasuksok po ng singsing sa mga breeder na napili po nila. Ako po ang namamahala dun sa mga sinusuksok po dito. So, karamihan po ng mga singsing ng ibang kalapati rito is, ano na, member ring na po lahat, mga kalapatids. So, yung pag-pair na po sila, kabisado na nila yung mga kulungan na, ay mga isa-isang kulungan na maliliit na yan na bumabalik na po sila ron. Tuloy-tuloy pa po ang pagbigay namin ng mga vitamins sa mga breeder. Dire-diretso lang po hanggang sa mangitlog sila. Hanggang sa maglimlim. Pansinin nyo po mga kalapatids. Habang naglilimlim ang mga breeder natin, tumatakaw po sila. Kaya hindi po namin tinitipid sa pagkain. Komo nakakalipad-lipad po sila sa labas. Para nakakaligo rin po. Normal po na nagagawa nila sa araw-araw. Para maiwasan po natin ang makakaroon sila ng sapola. Yung lumalaki, tumataba po yung puwet. So, habang nagdilimlim po sila, ganyan po ang ugali na mga naobserbahan ko rito sa mga kalapate. Tumatakaw po sila, nagtataba. Naghahanda po sila para sa kanilang pagsusubo, mga kalapatids. So, ang vitamin, diretso pa rin po habang umuupo sila sa kanilang mga itlog. So, pagtapos po nilang nakapangitlog na po sila at nakapaglimlim na po sila ng 18 days at mapipisya na po yung itlog nila, mga kalapatid. I-stop na po lahat ng mga gamot and vitamin po na ibinibigay sa mga breeder
para po maiwasan natin na yung maibigay nating gamot is maisubo nila rin sa mga anak nila. Hindi po maganda yon. Yung maibigay nating gamot is maisubo nila rin sa mga anak nila. Hindi po maganda yon. Kasi hindi po natin matatansya yung dosage po ng kunyari. Yung iba po na kasi sinusubo rin sa breeder para raw po maisubo rin sa anak. Hindi po maganda yon. Kasi na-experience ko po rito sa tagal ko po rito sa amo ko, hindi po maganda yung ganong style kasi po pag natunaw po sa butchin ng kalapate ang vitamin at naisubo niya po sa anak niya, doon po baka ma-overdose po yung anak niya. Makikita niyo umiikot-ikot yung ulo, yun sinyalis po na na-overdose yun. Kaya ang style po nun, mga mabitaminang pagkain at saka malinis na tubig lang po. Yun lang po ang sekreto ng amo ko. Ang tinuro niya po sa akin para mas prepare po ang amo ko sa all natural na way sa pag-aalaga po ng kalapate. Siguro sa tagal na rin po ng experience niya, kaya ganyan po. Sa susunod po mga idol, mga nanonood po sa akin YouTube channel, kayo po ang idol ko, saludo po ako sa inyo. Sa susunod po ang pag-uusapan natin, magmula po sa napisang itlog hanggang po sa maiwalay yung mga inakay sa kanilang mga magulang. O hanggang dito na lang po mga idol, mga kalapatids. Salamat po sa panonood nyo sa inyong Kuya Bitoy, sa kanyang Itoy Beats, sa kanyang vlog. At huwag niyo pong kalilimutan mag-like at mag-subscribe sa aking YouTube channel para magkaroon pa po ako ng inspirasyon po sa pag-share po sa inyo na aking natututunan po rito sa amo ko, sa nag-iisang number one dito po sa Japan na breeder. Lahat po na natututunan ko rito, hindi ko po ipagdadamot sa inyo. Lahat po yan matututunan niyo rin. Sa mga naniniwala, sa mga hindi po naniniwala, wala po tayong magagawa. So yun lang po ang naisishare ko po sa inyo, yung pong naituturo naman po ng amo ko. So hanggang dito na lang po mga kalapatids. Marami pong salamat. Arigato.